So nung Sunday, no, habang ako ay nakikinig at nabanggit na nga ti Olive yung ano, yung meaning ng alibugha, di ba? So alam natin ito ay the prodigal son, ano, alibughang anak. And isa sa nabanggit na nga ti Olive, sabi niya ay ang meaning ng alibugha ay wasteful, no? Wasteful. Ano? So nung mamarinig ko yung word na wasteful, no? Kung ano yung sabihin, bakit wasteful? Bakit tinawag na wasteful? Ano wini-waste noong anak na to? Ano yung wini-waste niya? Ano? Kaya sinama ko yung ano eh, sinama ko yung panganay, ano, kasi yung talataan tungkol sa panganay. Kasi, sabi ko, oh nga, ano, sabi ko, at ito yung pumapasok na sa mind ko habang binibubulay-bulayan ko. Sabi ko, hindi ito tungkol sa ano, hindi ito tungkol sa isang hindi mananampalataya, no? Ang alibugang anak talaga ay tungkol sa mananampalataya, no? Tungkol sa mga mananampalataya, ano, na nasa, nandudun na sila sa kaharian ng Diyos, nandudun na sila sa piling ng Diyos, ano, pero hindi nila alam anong meron sila, anong pribilehiyo, anong privileges, anong authority, anong kapangyarihan, anong biyaya, anong pagpapala meron sila. Kasi pag hindi, hanggat di nila alam yon, ano, ay nagiging wasteful sila. Ano, yung kanilang buhay bilang Kristiyano, supposedly, nagtatamasa na sila ng mga pagpapala na dapat ay nararanasan nila dahil nandoon sila sa kaharian ng Diyos. Doon sa kanilang ama, sabi nga nung ama doon sa panganay, di ba? Eh, di ba, anak kita, anong meron ako ay iyo? Ano? Kasi nireklamo niya, sabi niya, alam mo, ama, napakatagal ko naglingkod sa iyo, kahit isang beses hindi kita sinuway, ano? Pero kahit isang beses hindi mo ako pinagpatay ng ano, ng guya na para i-celebrate ako o i-honor ako. Yung ganun, no? Sabi nung panganay, sabi ng ama, anong sinasabi mo? Di ba? Sabi ng ganun ng ama, nandito ko sa tahanan ko. Lahat ng pag-aari ko sa iyo. Ibig sabihin, lahat ay iyo. Lahat po pwede mong pakinabangin. Ano? Kaya anong nangyayari? Nag-waste ka. Ano? Nagsasayang ka ng oras. Nagsasayang ka ng mga pagkakataon. Habang nandoon ka, ano, ikaw ay isa ng Kristiyano, ikaw ay isa ng anak ng Diyos, and yet, ano, ay hindi mo alam kung anong pagpapala meron ka. Ha? Ganun din tong alibugang anak na ito, no? Nung nandoon siya, bago siya umalis, ano, ganun din ang kalagayan niya, kagaya nitong panganay. No? And, ibang klaseng wastefulness naman ang pinairal. Sabi niya, nandito ako, ang dami kong namimiss. Ano, sa mundo, nagagawa nila lahat ng kanilang gusto, no? So, ginagawa niya, no? Gusto niya munang tamasain yung kayang ibigay ng mundo sa kanya kaysa sa, no? Kaysa sa pakinabangin niya yung mga pagpapalan, meron siya galing sa Panginoong Diyos. No? Gets ba? Oh, that, no? Ako, nung binubulay-bulay ko to, no? Bakit tinawag na alibugha itong anak na ito, no? Kasi, andun na sa bahay ng kanyang ama, siya ay ligtas na, no? Siya ay nasa kalinga, nasa protection, nasa pag-iingat, nasa pagmamahal, at lahat ng ari-arian na meron yung kanyang ama ay kanya, no? Pero hindi pinakinabang, hindi naintindihan itong alibugha na to, anong meron siya, ano? Alam niyo, ganito ha? Pagbalik niya, no? Alam mo pagbalik niya, realize siya. Ngayon, ama, alam ko na kung anong nawala sa akin. No? Ba, ngayon alam ko na kung anong meron ako nung una. Kasi naranasan ko nandun na doon sa tahanan ng aking ama, nasa akin ang lahat. Ba? At nakalungkot minsan tayong mga Kristiyano ay ganun ang kalagayan natin, no? Nung mamamatay na lang, saka pa lang marirealize na ang dami ko palang blessing galing sa Diyos, ang dami ko pala na hindi ko pinakinabang, no? At malaking bagay na gagawa, no, kapag kaya ang buhay Kristiyano natin, no, sa aking pagkaunawa, no, kaya na sa mind ko itong spiritual character. Alam niyo, no, ang character of it sa ano, sa physical, ano, na character, ibig sabihin ng character, ano, ay personalidad,
no, yung kanyang pagkakanya, ano, pagkatao ng isang tao, ano, ito yung character, no. Mayroon tayong mga tinatawag na weak ang character, no, mga weak ang character, makaranas lamang ng mga maliliit lang, mahihina lang na mga challenges sa buhay, pagsubok sa buhay, nasisiraan ng bait, ano, yung iba ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng hope, ano, yung mga weak, tinatawag na weak ang character, ano, ito yung mga tao na ang tanda na ay isip bata pa din, na ang mga tawag diyan ay mga weak ang character, no. Pakitingnan niyo yung katabi mong ano picture. Katabi. Hindi siya 'yon, ano. Ay yung weak ang character, ano? Ito yung mga pag ikaw ay babae, ano, ikaw ay dalaga at ang naging boyfriend mo weak ang character, ano? Ay ano, maghanap ka ng strong ang character kahit pangit, ano, basta ang character ay mama, bata pa lang mamang mama na, no, malakas ang character. Yan po ang nakakagawa ng buhay. Yan yung nagki-create ng buhay. Ano, yung mga strong ang character, no. Kahit anong pogi, kahit anong gandang lalaki kapag ka weak ang character, no. Pag mahina, ano, nakaasa lagi sa nanay, no, nakaasa lagi sa tatay, no. 50 anyos na, hindi pa nagkatrabaho, no, mga weak ang character. Kaya piliin mo yung pagka panganak pa lang, ano, 4 na taon pa lang, gusto nang mag-girlfriend, gusto nang mag-boyfriend. No, ako pagka ganyan bata, sabi ko, itong bata na to, may pangarap sa buhay. Ito, gumagano lang ako, ano, pagka ganyan, may character yan eh, may gusto mangyari sa buhay niya. May, yung ganun, no, kapatid, yan mga strong character. Ngayon, ang nagbi-build ng character, kapatid, ano, ang character ay marami ang nagko-contribute. Una, ano, una ay genes. Ako naniniwala ako may kinalaman ng genes, ano. Pagka ang mga magulang medyo mga strong-willed na tao, na kadalasan sa mga anak ay may mga strong-willed din, na bata pa lang mga magulang, makita ng mga magulang, mga anak na mga magulang na mga negosyante, ano, yung bata, ano, bata pa lang gusto na ring magnegosyo, mga ganoon, mga strong character. So, genes, ano. Pangalawa, parenting, na ako naniniwala nagko-contribute ng strong character sa, pero sa physical, ah, ay parenting, ano, yung parenting, no, yung klase ng magulang, no, kung paano pinalalaki yung mga anak nila ay malaki yung contribution, no, sa kung ano magiging character ng kanilang anak. No, pagka ang magulang binibaby, no, ang bata, ano, ang bata binibaby, nako, pag tanda baby pa rin yung ano, yung ano, yung anak, ano, ganun mangyayari, ano, parenting, ang problema sa parenting, ano, ay ano siya, complex siya, na minsan, okay naman yung parenting, ano, pero, ano pa rin yung lalabas, medyo crucial, no, kaya, kahit pag in-apply mo yan sa spiritual, ganun din eh, ano, yung spiritual parenting, ano, kung sino nag-share sa'yo, tapos inalagaan ka, ano, ginabayan ka, ang maano yung strong yung spiritual character, no, malaki, mabilis lumago, ano, pagka nasiran lang tapos wala nang nag-alaga, madalas ano, ang hina ng spiritual character, no, tagal-tagal ng Kristiyano, no, madali pa rin matisod, ano. Another na nagko-contribute sa character, ano, sa physical, ano, ay yung environment, ano, yung environment niya, strong nga yung parenting, tapos yung paligid naman, no, yung paligid naman, yung mga na naging barkada, naging kaibigan, o kaya yung mga tito-tita, ano, ay nakakapag-contribute sa weak na karakter o kaya strong na karakter. Kahit weak yung parenting, kapag may mga tao sa paligid na medyo natulungan siya, ano, at naging natulungan yung pag-develop ng kanyang karakter. Ano. Tapos yung mga circumstances o experiences, nagko-contribute din sa physical na karakter. Ano. Pagka mga bata pa lang nakaranas ng traumatic experiences, no? Ang problema doon sa ganun, ano, ay either mag-weak, mag-cause na maging weak yung character or maging strong. Yung iba naman, kahit na traumatic yung experience, nagiging strong yung character. No? So sa spiritual, kapatid, development, halos ganun din, no, kapatid, ang development ng character, ano, spiritual character. Ayun ito, sa alibughang anak na to, kapatid, ano, ay ang nakita ko dito, no, ay
Ang isa sa pwedeng matutunan natin habang pinag-aaral natin to ay paano ma-develop ang spiritual character natin. Ano, gaano ka-importante ang spiritual character. Ano? Pwede po natin to habang ngayon oras na to ano ay silipin natin yung ating sarili. Kumusta ba ako spiritually? Ano? Ako ba ay masasabi na spiritually strong ako? Ano? Mga temptation sa harapan ko, mga challenges sa harapan ko, ay napagtatagumpayan ko. Ano, mabilis ko siyang na-overcome. Of course, hindi ibig sabihin na lagi. Ano, pero kung ako man ay mag-fail, alam ko kung paano babangon. Alam ko kung paano magre-recover. Alam ko kung anong gagawin. Ano, mga ganun kapatid? Ganun ba? No? O merong tayo o kaya tayo pag nakita natin ating sarili, ako yung ano, masyado akong alagain pagdating sa spiritual. Ano, parang laging ano, laging wag lang na makarinig ng hindi gusto sa sermon. Itisod na. O ganun. Ganun ba tayo? No? Ted? Or tayo eh, sige lang, preach lang, pastor, sige, takan mo ko. Ganun ba tayo? No? Nai-enjoy yung mga, alam na, pagpapala. Kahit anong ano ay na pagpapala. Mga kapatid. Ay, meron. Ako, ang nakita ko kapatid, itong mama na ito, itong alibughang anak na to, yung journey niya, ano, ay journey ng spiritual development, ano, spiritual character development. Ha? Una, umalis siya na napaka-weak ng kanyang understanding, ng kanyang privileges, ng blessedness na siya ay nasa tahanan ng kanyang ama. Bumalik siya na ngayon ay fully realized ano, what it means to be in my father's house. Ang kapatid, tayo ba kailangan pa nating maranasan yun? Ano? Kailangan natin mag-backslide muna sandali para bago natin ma-realize ano, na wow, ang sobra palang grabe ng love ng aking Panginoong Diyos sa akin. Ang kapatid, ito lang mga bagay na dapat nating tandaan sa spiritual development ng sa development ng ating spiritual character. Number one, we will never know the value of what we have. Kulang-kulang yung aking mga. We will never know the value of what we have until we lose them. We will never know the value of what we have until we lose them. Di ko alam kung nakakatulong yan ano. Of course physically ano, sa tingin ko meron namang tinutulong yan ano, kapag nagmamature tayo no, kapag meron tayong naging experience ano, na yung bagay na meron tayo ay nawala sa atin at nakikita na marirealize natin how much na yung bagay na yon ay napakahalaga para sa atin. Natututo ano, ang problema dun sa iba no, ay napakaraming beses mauulit bago ma-realize ano, na yun yung lesson na itinuturo pala noon. Ano, paano pahalagahan ang isang bagay na meron ako? Kasi pag nawala ito sa akin, doon ko palang marirealize gaano ito ka-importante pa sa akin. Ano ba yun? May mga Kristiyano, no, na pagka-born again niya, ano, pagka-born again, pagkakilala mo sa Panginoong Diyos, alam mo kaagad kung anong nagkaroon ka. Ano? Ay, mga ano, kapatid? Ano, yung mga ganong klase ng tao mag-appreciate. Ano, yung pagka-born again niya, grabe, ano, alam niya, wow. Ano, sana ko kinuha ng Diyos. Ano, yung ating tema ngayong buwan na to, ano? Sana ko kinuha ng Diyos, sana ko idiligtas ng Diyos, galing ako doon sa kamatayan, no? Papunta ako ng impyerno, buhay pa ako, kinakain na ng apoy ang kaluluwa ko. Ano? And liligtas ako ng Diyos. Paano ginawa yun ng Panginoon Diyos? No? Siya ang pumunta doon sa impyerno. Siya ang namatay. Siya ang nagdusa. No? Kaya pag tinanong mo ko, anong meron ako? Ano? What do I have? I have eternal life. No? I have something more valuable than anything at hindi ko kaya ipagpalit sa kahit ano. No? Kaya pagharap ng pagdating ng mga temptations, ano, mga tukso, ano, mga panandaliang pleasure, ano, mga panandaliang victory, temporal success, ano, ha, ang joy ko, ang gladness na meron ako, ang peace na meron ako kapalit lamang ay pera,
Hindi yata. Parang napakaliit naman na value yan. Ano? Pipiliin ko tong joy, pipiliin ko tong peace, pipiliin ko tong love ng aking Diyos. Ano? Kasi alam niya anong meron siya. Kapatid. Etong bata na ito, halimbawa, itong alibungahang anak na to, no? May mga kaibigan, may mga tropa, no? Tapos galing doon sa siyudad, ano? Pare, gabi, galing kami sa ano? Galing kami doon sa isang club, party kami. Grabe, napakasaya! Napakasaya, tapos itong, isa, itong binata na to, no? Kung alam niya kung anong meron siya, pare, alam niyo, wala nang sasaya dito sa bahay namin. No? Walang sasaya dito, walang kapalit ang joy. Walang kapalit ang peace, walang kapalit ang love na naranasan ko dito sa aming pamilya. No? No? Yung tatay ko, yung pagmamahal ng tatay ko, walang papantay. Ganun yung, kahit sino pa tao, kahit sinong tatay, di kaya pantayin yung pagmamahal ng tatay ko sa akin. No? Kasi alam niya kung anong meron siya. Men? Ano ba doon? Mabatid? Sa atin, ano, ito, unang makakatulong ano, sa pagpapalalim ng ating spiritual na karakter, kapatid, ay pagpapatatag. Alam mo yung value, alam mo kung anong meron ka, anong natanggap mo galing sa Panginoong Diyos. Na? At totoo ba yan? Ang totoo ba yan na kapag nasa paanan ka ng Panginoon, undescribable yung joy, undescribable yung peace. Ano? Undescribable. Yung pag nananalangin ka, hindi ka makatayo-tayo doon sa paanan ng Panginoon. Ama, grabe, napakasarap po dito sa inyong paanan ng Panginoon Diyos. No? Iyon ang hindi naiintindihan nung malibugha, nung balis siya. No? Ang akala niya masarap, masaya, mas masaya yung ikinikwento ng mga kaibigan niya, mas masaya yung iniisip niya na mararanasan niya pag nasa labas siya ng tahanan ng kanya. Amen? Amen? Bakit ka excited sa mga gawain ng Diyos? Bakit ka excited kapag ka may pagkalinggo? No, bakit excited na excited ka pupunta ng church? Ano? Kasi yun ang pinakamasayang lugar. Yun ang pinaka-peaceful na lugar. Yun ang pinaka-blessedness na lugar. Ha? Blessed na lugar para sa akin. Ano? Pag hindi mo pa nare-realize yan, kapatid, magiging napakababaw pa ng Christianity mo. Spiritual character mo. Mga konting pagsubok, konting hamon sa buhay mo, ano, bibigay ka kagad, bibitaw ka kagad sa Panginoon. Amen? Kapatid? So I pray, pagbulay-bulayan niya ng maghapon, ano, anong meron ako galing sa akin? No? O, nararamdaman ko ba yung sinasabi ni Pastor ano, na totoo sa pagtuwing ako ay nananalangin, tuwing ako ay nagdi-devotion, ay nararanasan ko yung sinasabi niya na ano, incomparable na blessing, incomparable na peace, incomparable na joy. No? Pag hindi, kapatid, umpisahan mong i-cultivate yan. Cultivate yan. Kasi pag hindi, matutulad tayo doon sa alibugang anak. Lalayo tayo dyan. No? At kinakailangan muna natin ma-realize na mawala sa atin yung maranasang mawala bago natin ma-realize gaano yung kahanap. Amen? At amin, 6:45 po. Pwede natin ito bukas.